are ready to completely serve. We are ready to give what you deserve, future Mighty Eagles. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome, welcome to our show. Welcome, Sir Ronnie. Yes, ma'am, welcome. And we are here at Mighty Eagles Studio. And welcome to the first ever The Eagle Squad Show. Culture, service, excellence. Yan ang ating pag-uusapan sa bago nating tututukan dito sa Pugad ng Mga Agila. Handa ka na bang makilala ang mga nagbigay ng kulay at tagumpay sa iba't ibang profesyong iyong inaasam? Handa ka na bang malaman ang mga sikreto ng isang matagumpay na agila? At handa ka na bang harapin ang iyong future profession? Samahan nyo kami tuwing Martes at Sabado, linggo-linggo at unti-unti nating alamin at kilalanin ang Pugad ng Agila na nagbibigay tatak at tagumpay hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kumanda na sa mga basabog ng bawat departamento at mga agilang nasa iba't ibang panig ng mundo. Ihanda ang mga sarili at sabay-sabay nating isigaw ang tatak ng isang agila. Today, the Philippines. Tomorrow, the world. This is the Eagle Squad. Ayan, good morning po sa lahat ng nandito at sa mga nanonood. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Ayan, para gumit na tayo. Okay. Yeah. Medyo hindi kasi nakikita yung kagandahan mo, ma'am. Ay, ganun ba? Okay, yeah, so kailangan natin i-focus na yan. Kailangan natin i-focus yan. Kailangan natin i-focus yan. Ayan, for today's activity, I will be your host. My name is Lewy Dwight Punagan Gayo. You can call me Ma'am Dwight, Miss Dwight, Ate Dwight, Ate Guapo. Anything will do. And of guapa. Course, mas I gusto ko pa. Oh, siyempre, I prefer Guapa. Ate Guapa, okay. Yes, Ma'am Guapa. And I am your co-host. I am Ronel Quintana from the International School of Asia and the Pacific. Ooh. But please call me Sir Ronnie. I would prefer Sir Ronnie than Bakit Sir Ronel. Bakit ayaw mo ng Ronel? Sir Ronel. Kasi chair. Meron tayong co-teacher. Sabi sa akin, ang name ko daw na Ronel is pang matanda. Ay, pang matanda. Mas bagay ko daw oh ang my God. Sir Ronnie na lang. Kaya, okay. Okay pa rin naman ang Ronel. Okay. Be mas, proud. Tsaka mas feel ko kasi I must feel niya Ronnie. Yung Ronnie is okay. Based from our former president, Doc Ronnie. Kaya mas prefer ko siya kasi nga pag narinig yung pangalan ng Sir Ronnie, ang sarap sa feeling. Oh, masarap yes. Sa feeling. Yes, ano ma'am. Ba? Yeah. Okay, syempre proud tayo Sir Ronnie. Ayan, by the way, ma'am, good morning sa ating mga manonood. Sa mga estudyante natin diyan. Good morning, good morning. Yes, po, good morning po sa ating lahat. Ayan. So, ay by the way pala Sir, no last Thursday, yes, right, is the celebration of the Adil Fitir or the Feast of the Ramadan ng mga opo, kapatid opo. Natin ng mga Muslim. Okay, to celebrate it, we had a short vacation para opo. Naman makuha natin diba, sila. Diba? Yes, we had ma'am, we yes, celebrated ma'am. It. Shout out sa ating mga shout out para sa ating kapatid mga na Muslim kapatid. Po. Yes, po. And yun nga ma'am, dito rin sa school natin, meron din tayong mga kapatid na Muslim at ang tulad mm-hmm. nga ng palagi nating pinapractice, ang ating pong eskwelahan is a diverse culture. Oh situation. Yes, we accept everyone. Ina-accept po namin ang ating mga kapatid na Muslim and we respect yung mga prinsipyo at mga culture na ating mga kapatid na Muslim. And their faith, especially their faith. Kasi yes. As a Christian country, we accept everyone, di ba? Yes so, po. Good morning once again, Sir Ronnie. Good okay. How po, do you ma'am. Feel for this morning? Ayan. How do you feel? Ayun ma'am, excited ako. Excited? Excited Ooh. Ako at the same time. I feel so challenged sa ating... Why? Ma'am, syempre po, knowing ang ating pagla-live ngayon at ating pag-host, knowing na MCNP ang ating daladala, kailangan nating talagang ibigay yung best Ooh. Na kailangan natin i-offer sa ating mighty institution. Kaya excited at the same time, I feel so challenged talaga. Kailangan natin ibigay ang ating the best. Okay, para sa ating estudyante naman yun, sir, di ba? Okay, by the way, we forgot, sa mga RadTech, yes, mala natin pala, na estudyante. Oh my yan. God, muntik nating nakalimutan, yes. No? Mga estudyante natin from the RadTech na magtitake ng mga ng licensure examinations. Yes. Good luck sa inyo, di ba? Yes, and you God have, bless. Yes, and God bless. You have us in your back, the MCNP-ISAP family, to pray for you. We are your yes. prayer warriors. And we will surely, very surely pray for your success. Yes. And for sure, tap the board exam. Ayan, yun ba?
Anyway, kidding aside, we wish you luck sa mga estudyante natin na nanonood, parents, students, or anyone. Please comment yung mga kwan nyo naman, mga greetings nyo, or yung naman mga sila, guys, sa pag-greet naman sila para naman maramdaman nila yung support from the MCNP-ISAP family. Okay, para sa comment section natin kung anong mga support or yung mga gusto nyo sabihin sa kanila para mag-take sila. Okay? Yan, good luck. Good luck talaga sa inyo. Okay, adya, fighting! Yes. Napakorean tuloy tayo. Okay, now, by the way, Sir Ronnie, this is the second episode. Yes. Napanood ko yung unang live niyo, Mama. Ang galing-galing niyo doon. Galing-galing niyo, Sir Ronnie, doon sa part na yon. We did our best. Yes. We did our best. Maganda naman, maganda naman. Lalo't nandun si President. Yes, yes. Iba talaga. Actually, kinakabahan ako noon. Iba talaga, Ma'am, kapag meron si President. Ayan, so... Yes, yun nga po. Oh, yun, di ba? Yung last, yung latest episodes natin. Now, maraming na... Oo, maraming nanood. Proud sila sa school. Now, Sir, I remember this... I remember meron si Miss... Oh, yun pala, Ma'am. Ongoing kanina ang kanyang... kanyang pagrampa. Napanood ko ngayon, napanood ko yung film and she is stunning. Oh my God, nakita ko rin yun sa post. Oh, yes. Frankly speaking, hindi po ako mas social media na person. So, hindi ako updated sa news na. Pero nakita ko siya, upon seeing her sa video, pictures, parang I feel proud. Yes, iba na naman diba? Talaga. Oh my God. Ale, VS. Di ba? Victoria's Secret. Na, yes. Lumilipad siya. Yung mga curves na ganyan na, Diyos ko Lord, kapag grumampa na si Miss Ryan ang ating from the field, iba talaga. Ayan, so, meron na tayong mga estudyante dito. So, gusto lang naming mag-shout out sa mga nag-comment dito. Meron tayong Miss Madel Valiente from the CA, BSCA Cairo. Okay, hi, hello, good morning. Meron din tayo from De Los Santos Marife, BSMLS. Okay, 1C. Oh, 1C, okay. Hi, good morning. Anyong aseyo? Shaina, Batayan. Yes. Batayan. Okay, I'm so sorry po pag namali ako ng pronunciation. Yeah, or kasi ang ganda ng mga pangalan nyo. Okay, good morning. Hello po sa inyo. Yes, Elijah Mapago. Yes, okay, BSCA. BSCA, 1A. Customs Administration. BSCA. Meron din tayong Karil Joy Martin Tolentino from the... Martin Tolentino, ayan. Adi ay... Hello. Kumusta? Good morning. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo. Ana Mia Sagun, BS Nursing. Okay, hi. Good morning ulit. Shout out sa... Si Batay Ann Shaina Dale. Shaina Dale. Yes, nasabi na natin siya. Meron din tayo kay Princess Tolejo. And for the last... siya na yung last na i-mention natin. Yeah, Miss Princess Tolejo from BS TM. Tourism Management. Okay, yeah, that ends. Good morning, my tiyos. Good morning. Kumusta? Anyo? Kasi pa-comment naman kung anong mga... nararamdaman ko. Yeah. Okay, kasi we will be discussing or we will be introducing the different programs, your programs, yes, ma'am, for this day. Okay. Now, ayan, kung last time we discussed knowing President, kumusta siya, kumusta na, we will be also discussing the know-hows of the MCN. Yes. Kung last time si yung gusto nating kilalanin, Yes, ma'am. Of course, gusto nating makilala, gusto nating malaman. 'Yun ang second session natin. Okay, so we announced last time, so we are so sorry na nursing dapat ngayon, but we are so sorry lalo na sa mga umaasang estudyante natin, yes, sa nursing. Syempre proud sila sa department, well, na, 'di ba? Well, ma'am, kaya hindi natuloy kasi nga ang ating nagre-ready pa sila para ibigay. The best na performance. Kasi we need more na introduce, or we need more to introduce the MCNP-ISAP first and programs
para may brief understanding kayo, and before sila mag-take over, at least may idea na ang mga estudyante kung ano ba talaga sila, and then idea ng and mga future egos na naman and mga department, sila na lang ang mag-discuss palalo yung hindi natin kaya. Syempre hindi natin profession, so we cannot discuss it further. We can just introduce those kung anong general ideas a bit kung anong anong dapat malaman sa different colleges nila. And by the way, sir, student ka pala dito, no? Yes, ma'am. Oh, di ba? And then pa-share naman ako ng initial view or initial impression ng MCNP-ISAP. Ayan, malalaman natin. Okay. Sige nga, sir, pa-share. Ayun, ma'am, yung last time kasi, nag-enter ako ng school way back 2012. Oh my god. 2012 ako. 2012 lang. Wala akong sapanan. So yun, ma'am, talagang ang unang pumasok sa isip ko talaga, yung unang pagpasok ko sa MCNP-ISAP, na-amaze ako sa mga hagdan at mga tulay. Ay, yes. Yung mga nakapasok. Pag pumasok kayo dito, yung mga magiging future math eagles, nakaka-amaze ko talaga yun. Tulay na. I agree. Actually, na-amaze din ako pagpasok ko dito, nung una ko dito, yes, regarding sa tulay. Yung pagpasok ko, yung ambience talaga niya, hindi mo mararamdaman na yung pressure na nasa isang high caliber. Ang gaan lang ng pasok ganun niya. Comfortable, gaan parang nasa bahay, ganun ba? Yes, parang sa bahay lang, ganun, feel at home. Kasi same na very comfortable ang stay niyo sa MCNP-ISAP, yes, diba, sir? And this is our nest. Yes, iba yes, talaga our kapag nest. Nandito nga. Yes. And, yun nga, parang sabi ng, well, frankly speaking, as a student, no? Apo. Though hindi po kasi ako from MCNP-ISAP. Now, I thought ang MCNP-ISAP is just one institution. Isa lang sila. Parang MCNP-ISAP na yung pangalan nila, and then iisa lang sila. Now, sir, kindly, si ano bang ibig sabihin ng MCNP-ISAP? Well, ma'am, MCNP-ISAP stands for the Medical Colleges of Northern Philippines. And on the other hand, our ISAP stands for the International School of Asia and the Pacific. Oh, and okay. Yun. Ang different. Yun, ma'am. Ang MCNP kasi, ito po ang ating institusyon na nag-offer ng ating mga medical related courses. So, yun nga po, kapag sinabing Medical Colleges of Northern Philippines, lahat po ng meron na under ng medical courses sa MCNP, nyo lang po mahahanap. On the other hand po, ang ating International School of Asia and the Pacific, kabaligtaran po na ating MCNP. Non-medical po non-medical. Siya. Okay, so kung gaya ng EDUC, ganun siya? Yes, Bachelor of Science in Education. Social Science. Bachelor of Science in Customs Administration. Oh, yes, yung mga na courses. Okay, now, sir, baka maraming nalilito. Di ba, magkaiba sila, hindi sila as one, sir, no? And i-clarify pa natin further, okay? Hindi po iisang institution ng MCNP-ISAP. Sister school po sila. Opo, okay. Pero nasa isang compound lang nasa po. Nasa isang compound lang po. Hindi po nasa po kabilang tayo. Barangay. Nasa isang compound lang po kami. Ang pinagkaibahan nga lang po, sineseparate po namin yung mga estudyante ng MCNP sa ISAP. Yun po ang pinaka-gist niya po, my dear students and our viewers. Okay. Ayun po. Now, sir, di ba, now, as we were saying kanina, the student, alumni ka dito, sir, di ba? Opo, alumnus po ako dito. 12? Yeah, 2012. So, na. Talagang matagal na. Now, malapit ka din kung kailan nag-start. Hindi. Ano ba? Paano ang school noon? Kung ganito na ba siya kalaki noon? May branch na ba tayo dito, dun? Actually, ma'am, yung I did some research. Ang MCNP was founded 1994, if I'm not mistaken. Okay. Ang sabi po nila, doon wala pa ako dito noon. Masabi nila, maliit pa lang po ang MCNP. Mm-hmm. Hindi pa as in ganito kalaki ang school, ma'am. Oh. Wala pa ganun ka progress. Pero dahil nga po sa ating mga dedicated na mga teachers at ating mga clinical instructors. And you know, ma'am, yung kapag sinabi kasi na board examination, doon tayo bumabana, doon tayo nag-e-exam, yes, doon tayo nakilala. Yes, we are known. Mm-hmm. We are known yung sa mga unang, board natin.
narinig ko pa nga po nung unang parang sabak ng institution natin, ang dami nating nursing student at ayun po talaga ang nagpa-boom or nagpasikat sa MCNP. Sobrang dami po natin mga board passer ng nursing at the same time mga board top notchers. And ayun nga po, dahil nga po sa pag-expand po natin, dahil maganda po ang ating performance, mm-hmm. nag-branch out po ang ating late president, Dr. Ronald P. Guzman, at yun luckily nga po, nag-branch out po tayo sa International School of Asia and the Pacific Tabuk City Campus. Yes, I remember. Kasi taga-Kalinga rin po kasi ako. And yun, ang kaway-kaway sa mga kapareho kong taga-Kalinga dyan. Hello, and, guys. Palagi week. Yes. Well, from first year to fourth year, nadadaan. Along the highway lang. Yes, along the highway lang kasi. True. And ano naman, usually, offered na programs naman sa ISAP Kalinga, sir? Though, ano ma, mas konti kasi yung offer na courses doon sa Tabuk City, Kalinga. Mm-hmm. Pinag-mix na po kasi ang medical course sa non-medical course. Oh, so, yun okay. Po, from that very moment kasi, though, competitive din naman kahit na malayo sila sa mm-hmm. sa Mother Nest, yes, kumbaga. Yes. Competitive din sila doon. Actually kahapon na pumunta ako doon and kumusta naman doon? Ayun, tulad pa rin dito na wala pa ring face to face pero ongoing po ang kanilang webinar ng ating mga Council of Leaders. Andun po yung ating mga teachers na ginaguide pa rin yung mga estudyante natin para po mai-practice pa din yung culture na meron ang MCNP and ISAP. Mm. So shout out po sa mga teachers natin sa ISAP K. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Good morning po sa inyong lahat. Okay, now for the next topic, we will be discussing, sir, di ba, yung mga different programs na ng MCNP ISAP. Opo. Now, before we discuss it, mm-hmm. we would first like to show I present this very very short film sa inyo, yes. Pong lahat and after that saka namin i-discuss isa-isa po ang mga programs offered ng MCNP, yes. ISAP. So yun nga po, panoorin po natin ng itong short video clip na to and sit back and enjoy. Ng hanggang 3 oras. Airborne nga ba ito? Nakatutok si Lealdo. Sa pinakahuling bilang ng Department of Health, 202 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa. 17 sa kanila ang namatay at 7 ang nakarecover. Kung hindi maaabatan ang pagkalat ng COVID-19, maaaring umabot sa 75,000 ang kaso sa bansa sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ayon sa DOH. Yeah, ano? Ang 75,000 ay aabutin natin kung hindi tayo maglalagay sa interventions na appropriate. One person can transmit it to 2 persons in just one sitting. Ang sinasabi ko na we can flatten this curve. Ibig sabihin, pwede mo natin i-prevent. Suwa kay ako. May bayad ko na ubing. Kanan lahat pa niya at one. Ang damangan nun. Ang damangan tayo na sa adyo, pandisalpay niya.
Senyoras yun. Ma'am, kami ma'am. Kaya, ayos ko yun. Tapang mayayag pa yun. Okay, ingat ha? Nakonura din ba kit? Sige, darod. Ingat ka na kayo ha? Wait. Bakit? Naganap talaga? Kapay matlakay? KJ, coronavirus na mabalbalita sa TV. Itapuyak tatay na, at itamuti, makulit, kin, matay-payan, JH China. Kabubuting badeta. When marun? Sumagaro din. Kay amo? Pagkadali, Jay Wuhan, China kami, magkapuan na Jay ka virus. Madamata ka mo kayo lang na matalan. Ingat ni Raktan, ha? Kitwen, anya pa'y garod? Mabalin ko mga pagtipid tayo, Raktan. Gulay pa'y lang ti si Daen tayo. Mabalin, matak na makatipid tayo. When paket? Okay. Kahit maturo pa yung kiibin. Tanasapa kayo pa'y tubig at nagriin. Mami! Uy, sige! Ganag kayo dito, ha? Pwede na nga! Ano, garo din, ma? Diyan kami gad nga sa mag-eskwalaanan, ma'am. Kita niya, garo, urahin tayo no, anya, tibaga ti eskwalaan niyo, ah. E, kit, si Kalakay, anya, tibaga ti kumpanya, yo. Handa kami tanong pa'y nga, pastrikan ng bakit. O, ano pa'y mati, pagbaanda. Siguro, maamani pa'y ti lawas na. Buntis at mga delikado ang kalusugan sa ilang piling kondisyon kahit naka-ECQ o Enhanced Community Quarantine ang isang lugar. May mga detalye na rin inilabas sa pagpapatupad bukas ng General Community Quarantine o GCQ sa ilang lugar. Kabilang dyan ang 100% pagbabalik operasyon ng ilang industriya gaya sa pagkain, kabilang ang mga supermarket at grocery. Pwede na rin ang ilang pagtitipon sa GCQ areas. Kasama dyan ang mga religious... Bakit? Hi. Yeah. Kumusta mat, Jay? Trabaho? Kas, Jay? Sumbek kami kunumat lang. Ngayon, hanga pang makadomingo. Agitid ako ng schedule. Ngayon, ada problema ka bakit? Baka kisayan ti sahod ni.
Saan nag-aro din lakay? Nag-aro din maubra kayo. Kung sa bagay, patipid tayo may kidi na. Kasi ano ko nga, ano ko nga, kreta di kita ubihin. Kinanda nung kamot nga ang baro na. Hindi niya inang kasalugan. Amit deto nga kasasaad na yun. Sige, paket. At noon, pagsagana ako kas pangarigan. No, dapat iti sa bali nga kailangan ti anak pa iti. Kaanak lang. Para may dekmet ti siguro ti pamuspusan ti tipay mo isa. Sabagay. Ako dumutili ti pato tayo dito. Balin tayo latangay na ako na. Ya. Wino. No, anti mas data yo di. Wala yo mga lata yo lata di tanan tayo parte tayo. Ma'am, nagpakdari ti eskwela nga ko ah. Sa online kanu pa lang amin naging gana iti enrollment ma'am. Naging gana ti enrollment mi no next year ha. Yung tata ma'am ke amin na activities mi kas dahi kada exam mi puro online ma'am. Ke basta mo kiniading mangkot, baga dati itong tiskwalaan nga module da. Kasi limot lang kanyak mang no, dati exam na dyan, kasi limot lang kanya namang, dati exam na, activities na. Hindi lang problema ko mangkot, ti edad ko pa lang may kiniading, mangkot pa lang nga mabaling nga rumwar. Baka da kayo ito mapanangalad yung module ko tiskwalaan na. Kasi jay, sige, okay lang anak ko, no. Kas dyan ti, umbaga ti eskwelaan nyo. Shit, anya ka, di ti masapot mo. Bagam lang kinipapang mo, ah. No, online namin mong kit. Baka masapot mo ti laptop, mang. Nak, mangkita ka man ti laptop para kanya yun ni Rhea at cellphone mo. Uray, ajay, kwan lang. Second hand lang para dati mausaryo. Umpang, kumita na. Rhea, no, kuan ah, no, adan to ajay yung laptop. Kaya agsirang kay latan ni kuya mo, ah. Rin pa. Tapos, sami mit nga, mostly nga magamit yung laptop top ta. Pag-module kami ka, no, tapos kami saan kami lang nga agmit ti online class ni. Sa kakto nga, makasakulang yung laptop pa, no, ang assignment po, kas na eh. Mayat nga, Rod? Basta, no, anya ti masapulyo. Kunting ko ida di eskwela niyo. Kung kayo nga mabain nga ibaga kinyami kini amayo. Mauray anya man deta. Karkarigatan ni. Nga itid deta kada kayo. Diba pa? Wen, para kanyayo. Thank you pa. Nakpo.
kasama sa pagtupad ng mga pangarap ng bawat kabataang Pilipino ay ang pagsuporta ng kanilang mga magulang. Anumang pagsubok ang dumaan, pagmamahal nila'y di mapapantayan. Maraming salamat! Maraming salamat sa ating mga magulang na nagsisilbing gabay sa ating mga anak. Mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanilang kinabukasan at mga pangarap. Magulang na puno ng pagmamahal, pagkalinga at pagsuporta. Sa pugad ng mga agila, sabay-sabay tayong tatawid sa tulay ng pag-asa. Walang pangarap na maiiwan. At sama-sama tayong iusad, tatayo at magpapatuloy. Dahil sa MCNP at ISAP, naniniwala kami na ang edukasyon ay hindi tumitigil at naglalakbay ito mula sa ulo hanggang sa puso. Mula sa iyong dugo bilang agila, agilang lumilipad sa unos ng bagyo, lumilipad sa buong mundo. At ito ang tatak mo. Ikaw ay isang tatak agila. Maligayong paglipad, mabuhay ka. And we are back. Ayan, yes, sir. Napanood mo ba yung short na film natin, sir? Yes, oh nakaka-touch. My God. Nakaka-touch. Oh my God, the title is Ayat Tinaganak. Ayat Tinaganak, di ba? Pagmamahal sa mga hindi Ilocano dyan is pagmamahal ng mga magulang. Ayan, ganun yung title niya sa Tagalog. So, di ba sa pandemic, yes, it was 2020 siya. March na nangyari. So, yes, ma'am. I remember din noon, walang pasok, walang pumasok sa lahat, estudyante, teachers. Kahit magagawa, apektado. As in lahat, parang nabakante ba ang Pilipinas? Nagulantang ang buong mundo. Nagulantang silang lahat. No, syempre, yung feeling na you anong nangyari, parang gano'n. So, how about you, sir? Anong ginawa mo pala nung pandemic, sir? Ako, before, ma'am, talagang, alam mo yun, ma'am, yung nakasanayan ko, tapos all of a sudden, bilang mawawala. Ang hirap. Ang hirap. Pero ayun na nga, kailangan mong mag-adjust sa tinatawag natin na new normal, yung mga paglabas-labas. Okay. Bawas-bawasan, yung mga gimmick-gimmick, yung sa mall, ganun nga. Mm-hmm. Yung pakikisalamuha para maprotektahan ang sarili. Of course, nabawas-bawasan. At the same time, though hindi naman negative lahat ng dulot ng pandemic, no? Now, it gave us more time sa family. Yes. Na may usapan, give yes, us ma'am. Faith to God. Kasi this time is sobrang busy na tayo eh. Busy tayo sa work, busy tayo sa everything. Tama. Na we don't even believe in God. Parang ganun na, sir. Yes. Hindi na natin siya binibigyan ng time. Parang ganun. So, though negative, meron din naman tayong positive. No, may mga na positive nangyari. Kaya sa film kanina, nagkaroon sila ng time to appreciate. To bond with the parents. Yes. Appreciate kung anong meron sa kanila. To help with the chores. Di ba? Kasi may pa, ang tawag din, pato. Ang cute. May pa pato. Yung family bonding. Yung family bonding. And yun nga po, yung ng lahat. Pinaka the best. Yung, alam mo yun, yung mas tumatag yung pananalig nila kay Lord Jesus. Now, that pandemic, hindi natin may iwasan na we need, di ba? Kaya sabi mo kanina, we need to adapt. That's why we had a new normal. Now, sa new normal na yun is, we need to, as a student, our job, di ba? Our job is still to study. Yun ang trabaho natin as a student. Now, since yun ang trabaho natin, regardless kung anong mangyari, we need to go back to work. We need to go back to study. Now, so yung mga estudyante, kailangan nilang bumalik sa school. At mag-adjust sa new normal talaga. Now, yung parents, of course, ang parents palagi ang mag-iisip ng future ng mga kanilang anak. So, yes, regardless, sila pa rin ang nag-support. Gaya nung sa video kanina, they bought a laptop na gagamitin ng mga anak nila sa klase. That is why, though mahirap, di ba? Though mahirap, they can still attend class and then they can still participate kasi nga this is our job as a student. Kailangan mag-study. Pero na sa atin, ma'am, na alam mo yun na ano tayo dito eh, parang karamihan talaga sa atin eh
sanay sa face-to-face. Sanay sa face-to-face. Mm. Frankly speaking, ako rin naman noon is parang hindi ako ready na mag-virtual. Virtual sa services, ito, especially ito, sa library. Kasi ang kailangan nyo talaga na references is from the books, mismo yes, physical books. So parang paano yun? Parang medyo hirap kami mag-adjust. But okay, as the, and then with the help of everyone, especially the school, we adjusted and we are serving until now. Yan nga po, Ma'am Dwight. To further discuss. Ay, by the way, sir, Allah, we are so sorry kasi we forgot to mention pa ang ISAP Atulayan as one of the branches ng MCNP-ISAP. Yes, my dear viewers, meron po pala tayong branch sa Atulayan that was intended for high school department the international school. Yes, campus. School. We are so sorry. Yes, campus. Yes, campus. Campus, sorry. Okay. Ayan, pagpasensyahan niyo po, kinakabahan kami. Yes. Ayan. And on that note, Ma'am Dwight, siguro sa mga pinag-usapan natin kanina about the twin institution of our mighty institution, siguro meron ka ng konting nakalap na information about sa mga kurso na meron under MCNP? Of course. For my part, I will be discussing briefly, very, very brief ko lang na babanggitin yung mga DIF programs for MCNP. No, for MCNP Medical Colleges of Northern Philippines, for the first one is the Bachelor of Science in Nursing. This is a 4-year course na meron siyang board. Bali, for nursing, this program provide intensive nursing practicum. Di ba mga nursing, we prepare you to be to know yung basics and at the same time to have mga sakit po sa ospital, sila po yung imbes na doktor ka agad po, sila po yung nagpa-facilitate ng mga pangangailangan, tumutulong, and at the same sila ang una kasi sa inyong nakaharap. Opo, sila po, hindi po po rin nagilang kay Doc, hindi po. No, hindi agad kay nurse. Doc, kay nurse po muna tayo lahat. Opo. And that is what they do. Now, pagpasensya nyo po kung medyo lousy or medyo sloppy yung explanation namin. Opo. But we'll just be introducing them, especially for those who don't know. Kasi ang introduction and ang explanation and other further queries will be answered by the departments mismo. Opo. Yeah, as we were saying kanina. CI, yung mga deans po natin. Oo, sila po mismo mag-elaborate. Yes, we will just be introducing them. Now, by the way po pala sa mga may queries, yung mga may tanong po sa atin dyan, comment na lang po sa ating comment section para mabigyan namin ng sagot mamaya after na. Try po naming sagutin at sabot na aming makakaya, my dear viewers. Yes, paki-comment na lang po and we will be answering them later. Okay, for the next one is the Bachelor of Science in Radiologic Technology. Yes. This is another 4-year course, the 4-year program na specialized in producing who are competent, and by the way, they do the X-ray equipment, computer tomography, magnetic resonance imaging, mammography, or they perform this things, diba? CT scans, yung mga ganyan. So, pinupunta kayo sa mga, yung mga nag-X-ray, CT scan, sila po yun. Opo. Okay. Like, for example, may kamag-anak po tayo na hindi naman po sana na-aksidente or na-fracture. Ngayon, kailangan po kung itignan kung ano nangyari doon sa kanyang sa loob. Yan po. Ang ating pong mga radiologic technologies. Yes, sila po ang naka-assign. Yes, ang in-charge po dyan. They studied it. Sila po ang mag-i-study kung ano magiging problema or kung ano magiging sakit. Now, for the third one is the Bachelor of Science in Medical Laboratory Science, another 4-year course, 4-year program. Yes. And they do yung medical laboratory science is they do laboratory tests, sir, diba? And then body fluids. Yeah, body fluids, yes, kanila yon. And then sila din yung usually yung mag nagdo-donate ng blood. Sila din usually ang naka-assign doon, diba? Sila ang nagli-lead, spearhead. Sila ang nag-i-spearhead po sa mga blood donations natin. Yes, kung at saka pagpupunta kayo, like for example, ng hospital, kung magpapatest po kayo ng ating mga samples ng body fluids, yung ating mga phlegm, sila po ang in-charge doon to see kung anong problema kung anong mga microorganisms ang meron po doon sa mga body fluids. Yes, yeah, kung anong meron. For the fourth one is the Bachelor of Science in Pharmacy, another 4-year program, and they develop, sila po yung nagde-develop and manufacture drugs for the diagnosis, prevention, and treatment of diseases. Yes, and how to manage pharmacies. Minamanage din po nila mga pharmacies and how to assist patients with health and
yung tamang gamot po, yung tamang dosage po sa ating mga pasyente at mga nangangailangan ng mga gamot. Yes, sila po ang in charge. Huwag po kayong basta-basta bibili lang sa mga sari-sari store. Okay? So, yes, huwag po kasi sila po talaga yung mag-a-assign. Now we are running out of time. Bibilisan natin ang pag-discuss ng mga ating mga programs. Okay? For the fifth one is the BS Physical Technology, another 4-year course. They usually assign kung may physical therapy. I think hindi ko nasabi na mabuti. Physical therapy. Okay? So the physical therapies are movement experts. Okay? Yes. Who involve quality of the life through prescribed exercise. Prescribed po ha. Hands-on care and patient education. Now for the sixth one is midwifery. Okay? This is 2-year course. They offer diploma and consists of general education, provides courses to prepare them para yung mga, usually ng midwifery pag magpaanak, di ba? Yes, sila po yung in charge, assistant. Sa delivery room. Yes, sila po yung nandun. We also have another 2-year course. This is dental technology. Yes. Sila po yung preparatory. Usually, they are preparatory for dentistry. They also do dentures or kung lahat ng yung pinagkapagawa, usually sa kanila yun eh. Sila yung naka-assign doon. Sila po yung naka-assign doon. Okay, so last but not the least, ma'am. Last but not the least, we also have TVET. This means technical and vocational education and training. Sa kanila po, TVET is recognized as crucial vehicle for social equity. I'm so sorry. Inclusion of sustainable and development. Yes. Parang sila ang nagtitrain. Sila ang basic na nagtrain. May mga enough skills. Mm-mm. So, on that part, my dear viewers, may papanood po kaming ulit na short video clip and hope you enjoy it. From a girl who was shy and timid to a fierce and confident lady and soon to be a woman who is trustworthy. I am Aubrey Nicole Atumaneng, your Ambassadress 2021. A woman full of dreams and aspiration. And this is how MCNP transformed me. From a boy with an ambition to a person with determination and soon to a man with so much passion, I am Jethro De La Torre, your Ambassador 2021. A man with vision and inspiration, and this is my journey at ISAP. This is how MCNP-ISAP anchored us to our dreams. MCNP-ISAP now opens its home to our young dreamers and believers and soon-to-be achievers through the Mighty Eagles culture of excellence. Ready to competently serve. Ready to give what you deserve. Ready to transform and bring out the best in you. So, come and join us at Medical Colleges of Northern Philippines. A school that offers affordable allied healthcare education for all. Come and join us at International School of Asia and the Pacific, a school that offers accessible education for national and global development. Admission for fiscal year 2021-2022 starts on May 3, 2021. So, tara! Fly with us at Medical Colleges of Northern Philippines and International School of Asia and the Pacific, the home of Mighty Eagles. Ayan, and we're back again. Yeah. Now, by the way, we forgot to mention yung pharmacy aid na another 2-year course. Na they usually are the assistants of the pharmacies. Yung mga pharmacies natin usually do, parang Shinorten lang yung pagkuha mo ng pharmacy. Yes. Pharmacy na 4 years, ginawang 2 years daw. They are related pa rin. Opo. Sir Ronnie, take over, please. So, good morning po ulit sa ating mga magigiting na manonood. Yun po, ako po ay naatasan na
magbigay ng short information about sa mga kurso na meron po tayo sa International School of Asia and the Pacific. And to start, we have our Bachelor of Science in Social Work. Sila po ang ating mga professional na in charge sa mga minor de edad na nagko-commit ng mga hindi ganais-nais. They usually dual ng mga kwan, di ba? Extensions, mga programs kung saan tinutulungan nila tayo. Yung social welfare na Sila po ang mga, pero usually kasi to, ma'am, sila yung ano yung naka-insured dun sa mga minors na nagko-commit ng crime, gumagawa ng yun nga po, hindi ganais-nais. Nag-aano po sila, kina-counsel po nila ang ating mga minors. So, kung ayaw niya pong mapunta sa kanilang pangangalaga, yung mga minors po natin, bago po tayo umaksyon, mag-isip po tayong mabuti. Oh. Okay. Apat na taon po ito at meron po itong board examination. And we still have our Bachelor of Science in Secondary Education, major in English sa ating mga... Social Sciences, yes. 4 years po ito at meron pong board examination. English. Opo, major in English. Yes, four years, yun nga po tulad po nang nasabi ko, 4 years po siya at meron po siyang board examination, my dear viewers. Yun, and we still have our Bachelor of Science in Psychology. Yan, yung mga bumabasa ng body gest kung nagsisinungaling ka. Yan, sila po ang in-charge dyan. They study it. Yes, Psychology is the specific study of behavior and mental processes. Yung tipong tatanungin ka ng mga yan, binabasa na nila yan, yung body gestures mo, yung pag-blink ng mata mo, yung pagpitik ng kamay mo, sila ang in charge dyan. Hindi ka makakapagsisinungaling sa mga taong mga ganyan. At hello, meron kami yan sa International School of Asia and the Pacific. Meron tayo yan dito sa school natin. Okay, enroll now. Yes, enroll now. Okay. Calling the attention of mga tagabasa ng mga behavior. Oh my God. Meron po kami sa International School of Asia and the Pacific. Humandahanda ang mga taong ganyan na interested sa mga pagbabasa. True. Di ba, ma'am? Dito na kayo. Yeah, dito na po kayo sa ating magiting na institusyon. And we still have our Bachelor of Science in Physical Education. As a teaching profession, PE is a seamless activity of designing and delivering learning activities, providing quality instruction, managing the classroom, and assessing student learning, modeling as well as mentoring. Okay, yun pong ating physical education. Yes, they usually are assigned para sa ating mga physical, usually, di ba? Kung work yes, na bahay natin natin. Okay, and we still have our Bachelor of Science in Information Technology. Ito yung course na gusto ko dati. Oh, programming. Yes. Okay, programming. Kasi nung bata ako, ma'am, medyo pakialamero ako ng mga ganito, ng mga gadget na ganito. Gusto ko na gumuting-ting ng mga ganyan. Okay. But, however, may mga bagay tayong kinonsider. Pero gusto ko po talaga to aside from dun nga po sa aking tinapos. Sa mga ating mga web designers. Web designers sila, diba, yes. Sir? Ayan. Diyos ko yung mga yan. Mga database managers. Oh my God. Sila yung mga yan. Yung mga experts sa mga pag-i-edit ng mga videos. Mm-hmm. Sa pag-develop ng mga sites. Marami din tayo mga experts dito sa school. Yeah. Sa multimedia, sir, di ba? Diyos ko. Dito pa lang sa ating studio. Course, ang daming preparation. Of course, we are very proud sa mga IT natin dito sa school. Yes, at yun nga po, product na naman po ito ng International School of Asia course. And the Pacific. And ito po, ang medyo related sa information technology, we have our Bachelor of Science in Computer Engineering. Sa pagkakaalam ko, Ma'am Dwight, halos magkapatid itong dalawang course na to. Malapit sila, magpinsan, ganun, insan, ganun. Kaya, alam mo man, kaya wala silang board examination, itong IT and computer engineering, kasi nga po, every now and then, nag-upgrade ang technology. Yes. Kasi dati yung generation pala natin, di ba, dagpay di cellphone tayo. Ngayon po, Diyos ko, pagandahan na. Pagandahan every year, every month may release. Pa-upgrade ng pa-upgrade ng cellphone, yung mga so, wala technology. Wala silang board, unfortunately. Opo, kaya ganun kalawak ang knowledge profession na meron po ang IT and computer engineering. Pare-parehas po yun na 4 na taon at parehas po silang walang board examination. And we still have our Bachelor of Science in Customs Administration. Yes,
customs ad, sila po yung na-assign sa mga ports. Yes, ma'am. Sir, so sa, sila po yung in charge sa pag inspection ng ating mga documents sa mga lalabas at papasok po ng mga produkto sa bansa natin, like for example sa mga pier, sa ating mga airlines, sila po yung mga yan. Sila po ang gumagawa ng radio inspection. At kung hindi po na-meet ang standard na meron po ang sinet natin, eh medyo mahuhold po yung mga products na yan. Yan, we have our customs administration. 4 na taon, may DWS and meron po siyang board examination. Ooh, yes. Proud tayo sa ating mga customs admin. Yes. School, sir, di ba? We are proud. Yes. Ilang beses tayong nag-national board top notch sa ating magiting na institution. And yun nga po, kapag sinabi kasing customs administration, lalo't ang ating mga teachers. Yes, pati mga teachers natin. Teachers, mga yung ating dean, ang tsatsaga na magturo ng mga yan. Diyos ko. Yun. Ooh. And yun nga po, ito ang aking pinaka-proud na course, ang ating Bachelor of Science in Business Administration. Shout out sa ating mga kapartido. Ito po ang inyong kuya, Kuya Ronnie. Yes, ako po ay nakapagtapos ng Business Ad, major in International Business, and I am so happy to inform everyone that hindi lang po international business na ang major na meron ang business administration. May mga inopen po kaming mga bagong mga major na mas maipapractice nyo sa ating institution. 4 na taon po ito at wala po siyang board examination dahil tulad nga po ng IT and customs computer engineering, nag-changes at nag-upgrade po ang ating industry when it comes to sa negosyo. New majors. Okay. Marketing, ang bago po palang majors na meron po sa business administration are marketing management at human resources management. Okay? Kung meron po kaming, and we still have financial management. Ayun, medyo nalito po ang inyong lingkod. So, well, anyway, my dear viewers, meron pong mangyayaring later on na ganda lang ding pong setup, pero in charge po ang ating mga teachers sa mga department na yan para po i-discuss further po yung mga ating mga kurso na meron po sa MCNP and ISAP. And we still have our Bachelor of Science in Accountancy, ang ating mga future CPA sa International School of Asia and the Pacific. Shout out po sa inyo, magandang umaga po. And our Bachelor of Science in Hospitality Management. Okay. Sila po yung mga nandun sa mga hotel. Hotel, yes. Hotel. Sila po yung nandun sa hotel. This is the program that provides the general accounting education to students wanting to pursue a professional career in accountancy in. Meron nagkaroon tayo ng technical difficulties dito, my dear viewers. Sorry. Medyo nagkabaligtad ko. Sabi kasi ating, namin sa inyo, hindi kami experts, 'di ba? Okay. aside from dun sa mga hotel, sila po yung nasa front desk. Ayan. May barkada po ako na graduate po ng hospitality management. Aside from yung una, talagang receptionist siya. Ngayon, manager na siya ng hotel. They usually manage the hotel. Kaya pag pupunta ako doon sa, kapag nabakasyon, gano'n, best, baka naman pwede discount, gano'n. Bibigyan naman tayo ng discount, pero konti lang. Ngayon, and last but not the least, we have our naggagandahang mga tourism student, our Bachelor of Science in Tourism Management, yung mga naggagandahan at nagwagapuhan nating estudyante sa departamento they are usually seen sa airports, diba? Yes, airlines sila nagsusupport sa mga planes, di ba? Yes, parang doon sila, sir. Yes, and ito mga meron pa palang isa, our Bachelor of Science in Criminology. To serve and protect mga police, mga future police natin from the International School of Asia and the Pacific. Sila po ang ating mga tagapagtanggol, taga-implement ng mga dapat hindi ginagawa, sila po ang sumusubay sa mga yan. Yun, mayroon po tayo nyan at we are proud to say na
hindi po magpapahuli ang ating Bachelor of Science in Criminology. Tama, Ma'am Dwight? Yes, tama, sir. Hindi sila magpapahuli. Siyempre, they are one of the best na ino-offer ng school. Now, before we discuss about the offers of the senior high school and the high school department, we'll have a short break and please watch this video. Wake up for a better tomorrow and never allow your past to define you. Open your eyes to countless learning opportunities. Embrace your inner you and conquer your dreams like a mighty eagle. Do not let this pandemic stop you in spreading your wings to soar higher. Inspired by the vision of our founder and father eagle, Dr. Ronald Pigisman, the International School of Asia and the Pacific High School Department, Tuguegarao City Campus and Peña Blanca Campus, perseveres to provide quality and accessible basic education for all. ISAP High School Department is prepared to cater learners through its learning management system and its well-trained faculty members in the new platform. Kaya ito na pang hinihintay nyo! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! So, what are you waiting for? Antayran! Hintayun! Tara! At i-enjoy ang free tuition fee and miscellaneous fee throughout your senior high school through the voucher program and avail the ESC for junior high school. Join us! So together we can say, today the Philippines, tomorrow the world. This is Norway Saludares, proud ISAPian, proud mighty eagle, mabuhay! For the last time, sir, no, that will be the last break, and yes, I will be discussing regarding the offers, the programs offered naman by the senior high school. Now, yes, ma'am. For the senior high school, we have SMAU, NC1 and NC2, housekeeping, yes, caregiving, cookery, food, beverages, bread and pastry production, computer system servicing, tour guiding services, that is under technical vocation, livelihood, TVL track. And for the academic track, we have humanities and social, yes, science, technology, engineering and mathematics, and accountancy, business and management. You know, under sa ating senior high school program. Okay, I'm so sorry about that. Now, for our junior high school, our basic education program is the grade 7 to grade 10. Yeah, in offer, yes, natin 7 to grade 10. And usually, in offer natin is yung core values and opo, yung mga opo basic programs ng school. And that's now for the opo ISAP Kalinga, Sir Ronnie. Dagdag ko lang, ma'am, ha, sa ating mga manonood. Hindi lang po college sa main campus ang ino-offer po ng MCNP-ISAP, ha. Meron din po tayong sa from grade 7 hanggang senior high school under the International School of Asia and the under Pacific High School Department. Baka po may mga nalilito po. Meron din po kaming pang secondary education. Ha, yun lang po, naidagdag ko lang po. Baka po kasi malito po tayo. And to further give information, meron itong yung ating eskwelahan sa Kalinga. Yeah, ito po ang mga kurso na meron po kami. We have our Bachelor of Science in Criminology, a 4-year course with board examination. And we have our Bachelor of Science in Social Work, tulad din po sa ating main campus. Meron din po tayo sa ISAP Kalinga. And our Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Pharmacy, Bachelor of Science in Tourism Management, Associate in Radiologic Technology, and LAT, but definitely not the least, our Diploma in Midwifery. By the way, I would just like to mention, sir, no, na this was ISAP Kalinga Campus is founded in 2011 by Dr. Ronald, yes, Guzman with then as its school Yes. Siya po ang school head natin sa ISAP Kalinga. Now, we will also we would like to invite everyone to please watch our next episode, yes, watch on po kayo Tuesday, May 18, featuring the College of Nursing together. Yes, ayan College na. Of Nursing, ayan na.
Okay, and before we end, we will be answering questions from the comment section ng mga estudyante. Now, from the comment section, ano usually yung mga... Pero parang ano nga po, yung mga estudyante po kasi natin, medyo busy sa kanilang online class. Oo, busy sa kanilang online class. Nandito kasi sila. Mm-hmm. So, yung we will just browse a bit kung titingnan namin kung may queries pa ba tayo. Okay, yan ko. Since we have no more questions, alam ko na enlighten na yung mga estudyante natin. I alam kong nagsasawa na rin sila sa atin. umamin kayo, ha? Pero okay. Hindi kami magsasawang kulitin kayo at i-remind kayo, Mighty Eagles. Na dapat may o kahit na wala kayong tanda, alam ko naman na yung mga instruction namin nakukuha nyo ng maayos. Magtatanong pa din kami kayo, pero dahil nga po wala nagtatanong, alam mo, aware kami na nakukuha niyo yung mga instruction namin at ng inyong mga instructors. And that is it, I think. And thank you very much. Gusto namin magpasalamat. Thank you very much po sa lahat ng viewers natin, parents, students, everyone who are watching right now na nakasama namin dito sa live. Thank you po, at the same time, sa mga kasama namin dito sa technical area, technical support, and especially to Sir Ronnie. Ma'am. Thank you din, ma'am. Maraming salamat po. Nandito ka na nag-share. Yeah. Thank you, thank you. And also as a host. Yes, proud, proud. Kahit na medyo may mga ano tayo, kailangan nating gawin. I remind. Or parang, syempre, magkailangan tayo ng continuous in improvement. Ayan, so by the way, we will remind again sa mga students natin na to our viewers na please support or pray for our RadTech incoming board takers na RadTech. Pakidamay na lang din po sila sa inyong mga prayers. And for the last time, I am your host for today. My name is Lewid White Bunagian Gayo. And your co-host, Nikin. And this is the Eagle Squad Show. Colleges of Northern Philippines, International School of Asia and the Pacific, the Mighty Eagles. The Medical Colleges of Northern Philippines offers Bachelor of Science in Nursing. Bachelor of Science in Physical Therapy. Bachelor of Science in Radiologic Technology. Bachelor of Science in Pharmacy. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology, 2-year Pharmacy Aid and Dental Technology. The producer of world-class healthcare providers, the International School of Asia and the Pacific, offers Bachelor of Science in Tourism. Bachelor of Science in Customs Administration. Bachelor of Science in Criminology. Bachelor of Science in Social Work. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. Bachelor of Science in Secondary Education. Bachelor of Science in Information Technology. Bachelor of Science in Computer Engineering. Bachelor of Science in Business Administration.
Bachelor of Science in Accountancy. Caregiving course. Bachelor of Science in Psychology. ISAP also offers junior high school and senior high school. The producer of globally competent leaders and professionals to ensure the holistic development of the students, MCNP-ISAP commits itself in providing quality programs such as This is the Medical Colleges of Northern Philippines, and this is the International School of Asia and the Pacific. Caring for the Filipino and the people of the world. Sustaining the culture of excellence. And together we say, Alumanao today, tomorrow the world.